Naunahang babaeng Vice Mayor, palakpakan po natin Vice Mayor Doktora Hani Lacuna. Ang tubig ay dalisay na anyo ng kalikasan. Isang magandang simbolo ng enerhiya na tumataloy na walang hanggan. Sumasalarawan sa kaunlaran at kasaganaan. Ito rin ang nais pakita sa atin ng ating pasisinayaan ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga panauhid, mga kasama sa paglilingkod, mga kawani, at mga kapwa kumbatang Maynila sa pangunguna ng ating minamahal na puong lungsod. Sa formal na pagbubukas nitong ating bagong musical dancing fountain sa harap ng gambana ng isang dakilang Manileño at Pilipino, ay binibigyan halaga natin ang mga pakikibakang sinimula ng ating mga ninuno at bayani tulad ni Gat Andres Bonifacio. Dahil sa kanila, may tinatamasa tayong kasarinlan at kalayaan. Bagay naman na dapat nating tumbasan ng pagsisikap, pagsisipag, at pagpupursige upang maisakatuparan natin ang makabuluhang pamumuhay. Kaya inaalay natin itong musical dancing fountain bilang simbolo ng patuloy na pananagumpay ng ating pamalang lungsod sa pagsisikap nitong maitaguyod ang isang maayos, malinis, masigla, malusog, mapayapa, at maunlad na Maynila. Kaya't bago nating tuluyang masaksihan ang formal na pagbubukas nito, ay nais ko muna kayong anyayahan na pakinggan ang mahalagang mensahe ng isang taong punong-puno na magagandang pangarap at naglulunsad ng mga advokasyang tunay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Manileño. Isa siya ngayon sa may tuturing na pinagkakatiwalaang tao o leader ng taong bayan, di lamang dito sa ating lungsod at di lamang dito sa loob ng Pilipinas, kundi maging nasa iba't ibang panig ng mundo. Atin pong pasalubungan na masigabong palakpakan ang ating pinakabatang punong lungsod at siyempre pinakagwapong ama ng Maynila, ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Tomagoso. Maraming salamat, maupo kayo. Maraming salamat, palakpakan natin ang pinakamagandang Vice Mayor ng Maynila. Siyempre, nag-iisa lang, kaya siya ang pinakamaganda. Ang ating minamahal na Vice Mayor, Hani Lacuna. Sa atin pong mga bisita, ito po ay napakahalagang bisita sapagkat mga kababayan, ang... Oh, na-excite. Easy. Excited. Napakahalaga sapagkat sila po ay bahagi ng national government. And as you can see, all you have to do is to be objective in our perspective. When you come and look at the entire Luzon, Manila, in this particular geography, is composed of local government and national government. That's why, in our own little way, Hani and I, your Vice Mayor, and the members of the City Council, and the members of the local chief executive, in our own little way, to harmonize our actions with the directions, also, and visions of the national agencies with regard to reviving and making Manila vibrant again. So that's why it's timely also fitting. And I hope you don't mind me asking you this. Salubungin natin ang masigabong palakpakan si Attorney Guillier B. Acido ng Intramuros Administrators. And Ms. Cecile Romero, Executive Director of the National Parks Development Committee. Siya naman ang may tangan-tangan at pangangalaga ng Luneta. Si Attorney Acido, ang tangan-tangan naman niya at responsibilidad, yung nasa kodlimi niyo.
lahat na nakikita nyo na pader all the way to the river banks in the port area are Intramuros. At malugod kong ipaalam sa inyo, lahat na nandito, kayo'y malugod naming iniimbitahan sa gabi. Gabi-gabi, ang ginawa ng Diyos, pumasyal kayo sa Intramuros. You will see a new Intramuros, especially during night time and camp. And I know most of you here have visited Fort Santiago. I, for one, with Secretary Berna Romulo and other VIPs, experienced a different Intramuros during night time. So, ngayon naman, nandito tayo sa lokal na pamahalaan. In our own little way, working in harmony and synchrony with the goals of making Manila vibrant and a place to go. Mga batang Maynila, hindi na kailangan pumunta sa Ayala Triangle. Toditz na lang. Wala pang Tosgas. Tama. Laway-laway lang. Ngayong February 14, yung mga shota ninyo. Dito na kayo magpa-picture. Ngayon naman, dito kayo mag-antay ng jeep. I want you, of course, I know, I'm very grateful to you. Nang ngayon lang ako nakakita dito sa Loton, ang tao pumipila na ng pusa para sumakay ng jeep. Thank you very much sa inyo. I owe it to you. And I hope you continue doing that self-discipline, cooperation, participating in the government's effort to keep Manila maging malinis, maaliwalas, at panatag ang taong bayan sa lungsod. Ito pong ating papasinayaan ay isang simpleng bagay lang. Yung simpleng bagay na kung saan kahit na anong kinakaharap ninyo ng mga suliranin ng inyong pamahalang lungsod makapagbigay man lamang ng konting ngiti sa inyong mga labi. Kahit man lamang sa ganitong paraan, and I saw the joy of that kid a few nights ago when we were testing it. Napasigaw yung bata, dyan nakaupo, kasi butas yung harang dyan. Dyan nakaupo yung bata, ganun. Narinig ko from here, ano sabi niya, wow, ang ganda! And that is priceless. That is what you call governance. When you try to make your people happy, when you put a smile on them, that is what you call governance. Hindi yung kaya ng anumang dami na salapi kung paano makapagbigay ng kaligayang sa kanyang mamamayan. Kaya po, umasa kayo sa maliit naming kaparaanan, magbubuti kami. Pipilitin namin unti-unti ang susunod na sa bandang Wakali naman, yung inyong dinadaanan sa ilalim ng kalsada. Malapit na. Hindi na siya mapanghi. Walang obstruction. It's for you. You deserve it. Itong lugar na ito, madalas katakutan. 7 buwan pa lamang ang nakakaraan, ito ay pampansang ihiyan. May taiho rito. Ayan ang pinakamalaking kubeta. Ganyan po nababoy ang lugar na ito. At ang lugar na ito ay pag-aari ninyo. Pag-aari ng mamamayan. Ito'y parke. Ang nakalulungkot lang a few steps away from office of the mayor. If we cannot govern here, then there's no reason or way for us to govern anywhere further in the city of Manila. So that's why, in our own little way, we're trying to revive this and bring it to you. To you, to enjoy. At ang good news, ngayong gabi, huwag kayong mag-alala. Itong mga superficial joy that we can give you, or simple joy that we can give you, wala tong Tosgas. Sino dito taga Maynila? Taas ang kamay. Mga taga Maynila. Huwag kayong mag-alala. Ni singkong duling ng pera ninyo, walang ginamit dito. Ito ay tanging epekto lamang ng mga bagay na ating pakisuyo. Kumalala na yun yung July, 2 months straight
I've been talking to a lot of people, corporations, individuals, who's who of this country. And yet, the facts of it, Jones Bridge. Thank you very much. Ito naman ngayon, at yan naman ang susunod, and so on and so forth. Kaya, sa Mayo, reserva nyo na ang mga date ninyo. Inaanyayaan kayo ng national government at city government. Bumalik na kayo sa Metropolitan Theater. Wow! Nice. Yes. You can ask your mothers and fathers that they have a story to tell on one of the jewels of Manila, a few meters away from here. Yan lang ako yun. Unti-unti, sa awa ng Diyos, at sa tulong ninyo, muli, Manila will be vibrant again. And I hope you don't mind me asking you, all of us here, a simple clap will do by saying thank you to PLDT and SMART. One Meralco Foundation, Maynilad Water Services Incorporated, Metro Pacific Investment Corporation. To the families and members of that corporation, to the leadership of that corporation, thank you very much for being man for others, for doing your corporate social responsibility. And thank you to the leadership of those corporations and members of those corporations for believing again in the city of Manila, for giving us opportunity to be better as government officials. So muli, ayaw po na pong pakahabahan dahil mas gusto ko itong makita nito ng walang haran. As you can see, naglagay kami nung araw, meron tinatawag sa luneta ng mga nagde-date yung mga magulang namin. Ang tawag namin doon, pag nagde-date sila, naggugulong-gulong sa damuhan. Ngayon, we made a space for you to enjoy greeneries, green open space. Dati espalto, matigas, malikabo. And there is water. There is plants, there is open space, and there is water. And water is life. And life, that kind of nature, will give life and value to Manila's hero, Andres Bonifacio. This will remind you and get your attention while you're passing by Lotton that there is one guy, one of many heroes of Manila and country, here being depicted by a structure. Here is pagmamahal sa kapwa. And I hope, ngayong araw na mga puso, lumuhos ko ba kay jowa ba kayong dalawa? Malaking jowa? Malaking tukin? Lungkot ang buhay ng lombak lang to? Kami jowa. Akay na mag-jowa, malansa. Ngayong araw na mga puso, February 14, Valentine's, umiral sana sa atin hindi lang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Umiral sana sa atin ang pagmamahal sa ating kapwa, sa ating syudad, sa ating bansa, and to humanity. Respect one's view, space, and rights of every human being in the city. Kaya po, sana patuloy tayong magmahalan. At kung hindi talaga kalabisan, tulungan nyo kaming linisin ang Maynila. Hindi po namin kaya itong mag-isa. Kailangan namin ng tulong at kooperasyon ng bawat isa sa inyo. And in return, hayaan ninyo, magbubuti po kami. Magsisikap kaming maglingkod sa inyo ng maayos, mga kababayan. So muli, thank you for your patience tonight, and let's enjoy the moment. This is not for us.
This is for you, Manilans. This is for you, those people who will traverse, go on a day-to-day here in the city of Manila. Again, magandang gabi. Pagpalain nawa kayo na pong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat God po, first. Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso.